Hello sa mga all at shout out sa mga all. Naalala nyo ba yung naging kaso ng ano ng Showtime? 'Di ba yung sa icing? Ayan, dated September 4, 2023. Naglabas na ng desisyon ang MTRCB. Marami ang nagulat, marami naman ang hindi nagulat. Ang desisyon ng MTRCB, no? Is to suspend the noontime show It's Showtime for 12 days sa pagla-live. So mga samot-saring reaksyon ang nangyari. May nagsasabi na hindi daw fair dahil nga may mga warning din itong ano sa ibang mga programa tulad ng EAT. Ngayon, pinaliwanag naman ng MTRCB na dahil sa paulit-ulit nilang pag-warning dito sa mga host ng Showtime, kaya ito ay talagang na-desisyonan na. Lingid sa kalaman natin, ano, kahit ako hindi ko rin napansin ito dati, may mga previous cases na or mga pangyayari na hindi kaaya-aya dito sa Showtime, ano, na siyang tinutukan din ng MTRCB. Noong January 14, 2023, nakalagay dito is inappropriate use of words. Etong si Jong at si Vice Ganda ay nakapagbitaw ng salitang G-spot. So ito ay napansin din ng MTRCB. Yan po ang unang case nitong 2023 na kung saan binigyan ng warning ang It's Showtime. At ang sumunod niyan ay is nung June 3, 2023, si Vong Navarro naman sa salitang TINGGIL. Okay na lang magbasa. Yun ang naging pangalawang case ng Showtime. At prior pa pala dito sa mga complaints na ito, no? Actually, ang mga complaints is galing sa mga viewers nila. So, yun, nakarating sa MTRCB, kaya nagkaroon sila ng mga ganitong complaints. Prior pala dyan, ano, nagkaroon din sila ng warning dun sa isang performance ni Kim Duenas. No, last January 9, 2023. Yung PEK short na ginamit. So, ang nakalagay dun ay parang indecent attire. Yun. Dahil nga sobrang iksi. Sa portion niya tayo ng Girl on Fire. So, yan ano. Natuluyan na itong Showtime. Okay lang naman 'yan, 'di ba? At least magkaroon sila ng ano, ng mas maganda nga 'yang ginagawa ng MTRCB para naman ma-alerto itong mga noontime show na ito. Hindi lang diyan sa Showtime, pati na rin sa ibang noontime show. At kung may mapapansin din ang MTRCB sa ibang mga noontime show, eh ano nyo rin, bigyan nyo rin ng aksyon para fair ang magiging paningin ng mga kababayan natin. Yan ang ano, no, yung update, 12-day suspension itong It's Showtime. So mga sa mga tumatangkilik ng It's Showtime ay panoorin nyo na lang muna ang kanilang mga replay sa in 12 days. Kailangan kasi yan para matuto. Sana nga matuto, ano? Sa MTRCB, pagka hindi lang Showtime ang dapat yung tutukan. Sama nyo na rin yung ibang mga noontime show para patas ang laban. Diba? Walang kinikilingan. Kasi lalabas dyan, may favoritism . Gawa nga ng si Lala Soto ang chairperson ng MTRCB. So si Tito Sen ay nasa EAT. So kailangan maging patas yan.
Kumbaga, kung may pagkakamali din ang kabila, ay dapat din warningan or bigyan din ng desisyon. Depende sa ground, ano, kung ito ay mabigat na pagkakamali. So, 12-day suspension for each showtime. Good luck na lang dyan. At good luck din sa mga host nitong showtime. Sana ay may matutunan, ano. Maraming salamat muli sa inyong panonood sa aking channel. Pagpalain nawa ang bawat isa. God bless everyone.